apat katao kabilang ang isang miyembro ng Philippine Marines ang hinuli dahil sa pagbebenta umano ng mga Peking dolyar. Samantala, sa Tondo, Maynila naman, isang sospek sa pangangarap at bangong holdup ang tinugis. Si John Consulta na Kalerto 24 ang eksklusibo. Kasama ang kanilang asset, tinungo ng mga tauhan ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang isang lugar sa Balut, Tondo, Maynila. Matapos mamataan ang isang wanted na carnapper at robbery hold-up suspect. Sa kantong ito, tumambad ang motor na ginagamit ng target pero wala ang suspect. Maya-maya, namataan na ang suspect. Ang suspect, tumakbo si ikalawang palapag, kaya ang mga ahente, kanya-kanyang pwesto para mabantayan ang perimeter. Arestado ang suspect na si Anthony Clarino na wanted sa kasong carnapping at hold-up robbery sa Metro Manila at Bulacan. Itinanggi ng suspect na may kinalaman siya sa carnapping. Pakinuhuli. Hindi ko po alam. Hindi po. Marami ka raw asunto. Wala po. Pero inamin ng suspect na nagbago siya ng pangalan, pineke ang kanyang lisensya at nagtago para maiwasan ang asunto na nadamay lang daw siya. Alis muna ako, sabi ko. Tapos nang sabi sa akin, may warrant na tayo, balis ka na, sabi ko. Ayun, nagtago na ako. Sa ibang makakamukha dito sa subject natin, pwede po kayong pumunta rito sa aming opisina sa NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division para matulungan natin. Sabay kayo, magsabay kayo. Sabay po, sabay po. Nalambat naman sa bypass operation ng NBI NCR sa pangunguna ni Agent on Case Jose Dandy Santos ang apat na member ng sindikato na nagbebenta ng peking US dollars at iba pang foreign currencies. Nabawi mula sa mga suspect ang may halos 80,000 peking US dollars, nakatumbas ng mahigit 3 milyong piso at iba pang foreign currencies. Dalawa sa member ng sindikato, kabilang ang itinuturong mastermind, pawang mga senior citizen na. Ang iningusong bagman ng grupo na kilala sa kanyang ID na si Technical Sergeant Larry Atenor, aktibong miyembro ng Philippine Marines na naka-uniforme pa nang nahuli ng NBI. Sinubukan namin kunin ang kanyang payag pero naging tikom ito. Totoo po ba itong accusation, sir, na sangkot ka raw dito sa fake dollars na to? Totoo ba, sir? Sir, yung Marines po, ano ang kanyang papel dito? Siya ang dala ng items. Sa kanya nang galing yung mga peking pera? Nang galing, oo. Saan daw nang galing yun, sir? Saan niya nakuha yun? Sabi niya, galing daw yun ng Iloilo. So magkano, sir, ang partiyan dapat dito? Ang partiyan namin dyan, kikita kami ng 50,000. Okay. Doon sa transaksyon na yan. Sa ating mga kababayan, siguro konti po tayong ingat. Huwag po tayong maniwala na may mas mura doon na nabibiling. Wala po tayong nabibiling dolyar. Sa bangko lang po tayo pumunta. Ayon sa NBI, magsasagawa pa rin sila ng mga follow-up operation para mahuli ang mga kasamahan ng mga arestadong suspect sa kanilang isinagawang dalawang operasyon. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.